Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome to Power Words. Ito po ang mungkahi ko na sana ay maging tinapay ng buhay para sa inyo sa pang-araw-araw na kalakasan ng buhay spiritual natin. Iniwala po ako na pagka meron tayong tanong sa salita ng Diyos, lagi siyang merong sagot. So sana na i-share sa inyo isang article na nabasa ko tungkol sa change or success. Tingnan muna natin anong sabi ng tinapay ng buhay. Hebrews 13:5-6. Keep your lives free from the love of money and be content with what you have. Because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. So we say with confidence, the Lord is my helper. I will not be afraid. What can mere mortals do to me? Minsan ba, na-wish mo na iba na lang sana ang boss mo? Or sa ibang kumpanya, or sa ibang bansa ka nagtatrabaho? At yata tayo ay nakapag-entertain ganyang mga kaisipan, di ba? We long for a change of environment. Gusto natin maiba naman ang ating routine. Pero nakakatiyak ka pa sa mga pagbabagong inahangad. Be careful what you ask for, ika nga. Dahil baka pagsisihan mo lang ang lahat ng ito kapag nasa iyo na. Sa halip na hingin mo sa Diyos na baguhin niya ang iyong circumstances or mga tao sa paligid mo, mayroon akong tatlong mungkahi para sa iyo sa araw na to. Una, why don't you ask for a change of perspective? Madalas, hindi naman talaga ang trabaho ang kailangang magbago. Hindi ang pananaw mo dito. You fail to appreciate what you have dahil nakatingin ka sa ibang tao o sa problema. Alam mo, sa bawat pangyayari, pwede ang makita ay problema or oportunidad. When things are not so ideal in your workplace, hingin mo sa Diyos na baguhin niya ang iyong pananaw at ituro niya sa iyo ang mabuting layunin ng mga pinararanas niya sa iyo ngayon. Pangalawa, ask for a change of response. Ang sabi ng tanyag na physicist na si Isaac Newton, for every action, there is an equal opposite reaction. Ibig sabihin, maaring ang maging reaction mo ay isang negatibong pangyayari, ay pagresulta rin ng negatibo. Halimbawa, sinigawan ka ng isang customer mo. Pwede nga mag-reaction mo ay sigawan din siya. But you can also choose to react differently. Pwede mong itagon or itugon sa sigaw ay dapat kahinahunan at malumanay na pagsasalita. Pwede mong mag-respond sa pagre-reklamo ay pangunawa. You can choose to respond positively even in a negative situation. At pangatlo, why don't you ask for a change of heart? Wala tayong kapangyarihang baguhin ang ibang tao. Pero, pwede nating hingin sa Diyos na baguhin niya ang ating mga puso. Naubos na ba ang pasyensya mo sa katrabaho mo, kapamilya mo, ka-churchmate mo? Mo, God's love is patient and kind. You can ask the Lord for a change of heart para maibigay mo ang ganitong pag-ibig sa mga difficult people or EGR, extra grace required ng mga tao sa trabaho mo o sa buhay mo. Kaya ng Diyos na bigyan ka ng bagong puso na puno ng pag-ibig, kapabaang loob, at malasakit para sa iba. Sabi nga, we love because He first loved us. Many times, sarap ng kape. Many times, ang unang dapat magbago ay tayo. At hindi mga kaupisina natin. O hindi yung mga katrabaho natin, hindi yung mga kapamilya natin, ka-churchmate natin. For your environment to change, you must experience a change of perspective, change of response, and a change of heart. Yan po, yung power words natin for this day. Kasi pwede po natin na maging source of strength para po mas lumakas tayo, mag-grow tayo sa spiritual na ating buhay, kumain tayo ng tinapay ng buhay pang-araw.
Tandaan nyo, ang Biblia, kung meron kang tanong, lagi siyang merong sagot. Salamat po. Ako po si Pastor Jeff. And kita-kits bukas. God bless you.